Hardinger about winning that SEA Games gold. Sabi niya, it's such a great honor playing for the club. He needs so much for him. Nothing on the offensive end for Northport. Trailing by 7. They don't want to let this get out of hand. But Jeff Chan is feeling it. That's three in a row. 7 points na para kay Jeff Chan. At What's up mga idol? This episode, alamin natin ang naging buhay ng tinaguriang Negro Sniper na si Jeff Chan. Si Jeffrey Alan Chan ay ipinanganak noong February 11, 1983 sa Bacolod City, Negros Occidental. Sa murang edad, siya ang tumayong tatay sa kanyang nakababatang kapatid na si John Michael dahil iniwan sila ng kanilang tatay. Ang pangarap niya noon ay maging doktor o piloto. Nag-umpisa ang kanyang pagkahilig sa basketball noong siya ay nasa grade 3. Naging miyembro siya ng varsity team ng University of St. LaSalle sa Bacolod. Pagdating niya sa grade 7, dito nag-umpisang umangat ang laro ni Jeff. At lagi daw niyang sinasabi sa kanyang coach noon na gusto niyang mag-PBA balang araw. Height noon ni Jeff ay nasa 5'4 lamang. Ngunit makalipas ang 2 taon, siya ay tumangkad ng 6'2. Ayon nga sa kanyang coach, siya lang daw noon ang point guard na nakakapagdang sa Bacolod. Sa 2 taon niya sa high school, dito napansin ang laro ni Jeff. Iba't ibang mga koponan sa Maynila ang lumapit para kunin siya. Una niyang tinanggap ang offer ng San Beda High School at lumuwas ng Maynila. Ngunit hindi siya nagtagal at umuwi ng Bacolod dahil sa pagkaka-homesick. Sa Bacolod na niya tinapos ang kanyang high school. Pagtungtong ng college, nakipagsapalan siya muli sa Maynila at naglaro ulit para sa San Beda. Ngunit sa parehong dahilan, muli siyang umuwi sa Bacolod. Sa first semester sa paglalaro niya ng college sa Bacolod, doon nag-offer ang FEU sa kanya. At dito ay hindi na niya pinakawalan ang 3rd pagkakataon na makapaglaro sa Maynila. Season 66 ng UAAP unang sumabak si Jeff para sa FEU Tamaraws. Dito ay naging kakampi niya sina Arwin Santos, Mark Isip, RJ Rizada at Denok Miranda, kung saan nakuha nila ang kampyonato kalaban ng Ateneo. Sa Maynila din nakilala ni Jeff si Donna, ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Nakilala niya ito nang maging kapartner bilang abay sa kasal ng kanyang pinsan. Sumabak din si Jeff sa PBL para sa team ng Magnolia Dairy Ice Cream at maganda rin ang kanyang pinakita dito. Taong 2008, sumali si Jeff sa PBA Draft. Dito ay nakuha siya ng Red Bull Baraco sa 2nd round bilang 17th overall pick na. Ayon kay Jeff, siya ay na-upset at nalungkot dahil kahit paano ay umasa siya na maagang madadraft sa 1st round. Matapos lamang ang 1 taon ay na-trade ito sa Rain or Shine at dito ay nakapaglaro siya ng 8 taon. Taong 2012, ito ang pinakamagandang season ni Jeff. Sa Governor's Cup, nakuha nila ang kauna-unahang kampyonato para sa franchise ng Rain or Shine. Dito rin, siya ang hinirang na Finals MVP. Sa taong din ito, nakasama siya sa Gilas at nakakuha ng ginto sa Jones Cup. Matapos ang magandang performance sa Jones Cup, muli siyang napili na maging parte ng Gilas na lalaban para sa 2013 FIBA Asia Championship. Ayon kay Coach Chot, hindi si Jeff ang kanilang first option.
kundi sina James Shap, Peter Jo Simon o si Mark Kagiwa. Subalit dahil hindi available ang nasabing mga players, kaya inoffer kay Jeff Chan at agad nitong sinunggaban. Naging malaking sakripisyo ang pagsali niya sa Gilas. Halos 2 buwang hindi niya nakasama ang kanyang pamilya dahil sa pag-iensayo ng Gilas sa iba't ibang mga bansa. Sino nga bang makakalimot sa makasaysayang laro ng ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas kalaban ang South Korea? Dito ay nawakasan din natin ang Curse of Korea, ika nga ni Magu. Sa FIBA Asia Championship na ito, ang Gilas ay nagtapos ng silver. Matapos ang kanyang Gilas team, bumalik si Jeff sa Rain or Shine at nakapaglaro pa ng 4 taon. Ngunit taong 2017, na-trade si Jeff sa koponan ng Phoenix Fuel Masters. Nakapaglaro lamang siya ng 1 taon dito dahil kinuha siya ng Barangay Ginebra. Ayon kay Tim Cone, matagal na niyang gustong kunin si Jeff at nang mabigyan nga ng pagkakataon ay di na ito pinalampas ng Ginebra. Sa unang mga laro ni Jeff sa Ginebra ay nag-struggle ito. Marahil nanibago sa sistema. Ngunit unti-unti niyang nakuha ang tiwala ni Coach Tim at nabigyan ng mas maraming playing time. Maswerte din si Jeff dahil kakalipat lamang niya si Ginebra ay nakatikim agad siya ng championship. Matapos talunin ng Ginebra ang San Miguel sa 2018 Commissioner's Cup Finals. At kamakailan lang, itong huling Governor's Cup ay Ginebra na naman ang nag-champion. Habang naglalaro sa Ginebra, nakamit ni Jeff ang isang milestone sa kanyang karir. Ito ang mapabilang sa 5,000 points club. This player scored his 5,000 points. The 22nd among the active players to reach the milestone and only the 11th to achieve the feat in a Barangay Ginebra uniform. Fourth among the current players of the Kings, BBA fans, a round of applause please for the newest member of the BBA's 5,000 point club, the Negro Sniper, Jeff Chan! Here we call in also from the Barangay Ginebra San Miguel, Al Francis Chua, Governor and Team Manager. Naranasang ding ma-injure ni Jeff habang naglalaro sa Ginebra. Ito ay noong Commissioner's Cup kalaban ang Colombian Jeep. Pag landing spot na. Hindi ko nakita yung kanto. Is this Jeff Chan? Yes, he's holding on to his right ankle area. No? Usually when you put a big guy in rotation in terms of those kinds of corner threes or even recovering from a threes, hindi sanay kasi humahabol sa guwag sa yan. Kadalasan yung mga na yung pinapatayin na sa loob. Kaya yung mga accident yung ganyan, hindi man nila sinasadya, pero mas madalas mangyayari dahil yung footwork nila hindi sanay na humahabol sa 3 points. Take a look at this replay. Look, he was just trying to go there, but yeah, that was spot. That was a clear landing spot. At yan mga idol ang naging kwento ni Jeff Chan. Huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli!